Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng shopinus.com. Easy, secure, happy shopping! Good morning, Pilipinas, and welcome back po sa Panahon TV. Bilang gabay sa inyong mga gawain sa mga susunod na oras, alamin po natin ang inaasahang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito sa Luzon, dito muna tayo sa Baguio City at ganun din dito sa bahagi ng Metro Manila. Inaasahan po natin sa mga nabanggit na lugar ang pagkakaroon ng generally fair weather condition. Pero paghandaan pa rin itong posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan, lalong-lalo na po yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, partikular na sa Lawag, Olongapo, Tagaytay, Legazpi, ganun din sa Puerto Princesa at pati na rin dito sa Tugigaraw, inaasahan po natin ang cloudy skies sa magdudulot ng malaking tsansa ng maulang panahon. Ang temperatura dyan, posibleng maglaro sa pagitan ng 21 to a possible high of 33 degrees Celsius. Dako naman tayo dito sa bahagi ng Visayas. Inaasahan natin dito sa Tacloban at ganoon din sa Metro Cebu ang maaliwalas na lagi ng panahon. Pero dito naman sa Iloilo at ganoon din sa Bacolod, kabaligtaran po niya ng posibleng umiral. Mararanasan kasi ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Bagamat po may kataasan ng temperatura na posibleng umabot ng 25 to 30 degrees Celsius, magdala pa rin ang payon dahil malaki nga ang posibilidad ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po yan sa latter part of the day. At panghuli natin dito naman sa Mindanao area. Para po sa Cagayan de Oro, ang temperatura nasa 24 to 32 degrees Celsius. Kapareho po yan dito sa Metro Davao at ganun din sa bahagi ng Zamboanga. Fair weather condition po ang mararanasan maliban na lamang sa isolated cases ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Sa puntong ito naman, alamin po natin ang inaasahang weather condition sa mga piling lungsod ng bansa. Sa aming viewers from Cabanatuan, Nueva Ecija, good news, inaasahan po natin ngayon ang pagpapakita ni Haring Araw. Pero syempre, paghandaan pa rin ang pagkakaroon ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan sa hapon hanggang sa gabi. Inaasahan naman natin dito sa Calayan Islands, Calapan, Mindoro, Dumaguete at ganun din sa Rojas. Bagamat ito pong temperatura ay posibleng pumalo ng hanggang 32 degrees Celsius, malaki pa rin ang tsansa ng pagkakaroon naman ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. So huwag pong kakalimutan ang pagdadala ng inyong payong. Dito naman sa bahagi ng General Santos City at pati na rin sa Dipolog, Zamboanga, mainit po ang panahon na dapat inyong paghandaan dahil aabot ang temperatura sa pagitan ng 23 to 33 degrees Celsius. Inaasahan naman natin dito sa Catbalogan, Western Samar, Tagbiralan, Bohol at ganoon din dito sa Surigao del Norte ang pagkakaroon ng maulang panahon. Kaya naman kung wala po kayong importanteng lakad, manatili na lamang sa inyong tahanan. At para naman sa mga bakasyonista, silipin po natin kung makikiayon sa inyong bakasyon ang inaasahang lagay ng panahon sa tourist destinations ng bansa. Kung ang punta mo ay dito sa Banaue, inaasahan po natin ang malamig na panahon dahil ang temperatura nasa 16 to 21 degrees Celsius. Inaasahan din natin ang maaliwalas na lagay ng panahon dito po yan sa Vigan, Ilocos. At para naman sa mga ang destinasyon ay dito sa Puerto Galera o sa Anilao, Batangas para mag-swimming, inaasahan po natin ang maulap na kalangitan. Malaki po ang tsansa ng mga pag-ulan, kaya doble ingat na lamang sa inyong pagbabakasyon. Kung ang target nyo naman ay dito sa Camiguin Island, aba may enjoy nyo ang inyong trip dahil magpapakita naman si Haring Araw. Generally, fair weather conditions sa mga susunod na oras. Pero dito po sa Naga, El Nido at ganun din sa Boracay, bagamat ang temperatura posibleng umakyat sa 31 degrees Celsius, dapat pa rin paghandaan ang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Samantala, ilang araw na nga nakakaapekto dito sa ating bansa itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ano nga bang ITCZ at bakit nga ba ito nagdudulot ng mga pag-ulan? Alamin yan sa napapanahong kaalaman. Ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay isang imaginary line kung saan nagsasalubong ang dalawang magkaibang hangin.
ang isa nagmumula sa Northern Hemisphere at yung isa naman mula sa Southern Hemisphere. Dahil dito, nabubuo ang makakapal na ulap na nagdudulot ng malalakas sa pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Kapag nagtuloy-tuloy ang pag-ulan, maaaring maranasan ang pagbaha sa mabababang lugar o pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Ang ITCZ ay pinatawag ding breeding ground of low pressure area. Ibig sabihin, dito kadalasang nabubuo ang sama ng panahon o weather disturbance.